Yan, magandang araw mga brother. So meron tayo dito ang Toyota Hiace. Dinrin natin yung kanyang engine coolant dahil sobrang lumot na talaga yung kanyang lagayan. So matagal na siya na stock. Ayan, so ito nalinis na natin. Hindi na natin napakita yung kanyang marumi kanina. So ayan, nalinis na yun siya. Saka nadrin na yung ilalim. Eto. Ito mga boss, yung kanyang radiator is nasa ilalim, hindi siya nakikita, nasa loob. Ayan. Ayan yung drain plug niya, nasa sulok. So, yun yung makina niya, nasa gitna. Toyota Hiace Commuter 3.0 yung makina mga brother. Ayan, sinishare ko lang sa inyo for in case na may sasakyan kayo na ganito, para alam nyo yung kung saan yung location yung kanyang drain plug. Sa ibaba siya ng fan, ilalim kayo sa ilalim ng sasakyan, tapos makikita nyo yung fan na dalawa. So nandito yung drain plug. Ayan o. Ayan. Ito yan. So ito, tinanggal ko na yan kasi pinatulo ko na. Ayan, ibabalik ko na siya para masalina na ng coolant. Dahil sobrang dumi na talaga mga brother. Ayan o. Ayan yan yung coolant. Nagkalat kasi pinapon natin lahat. Tagal-tagal na rin ito mga boss na hindi na drain. Kaya siya na-stuck yung coolant niya sa loob ng radiator. Kasi kung walang leak yung radiator nyo, walang tagas yung mga hose, bypass hose, main hose. So syempre yung coolant, paikot-ikot lang sa loob ng makina, sa radiator, nagkakaroon niya ng latak. Kailangan din i-drain yan. Pero ang saktong pag-drain mga brother is 40 to 50,000 kilometers, palitan nyo na ng coolant. Kasi syempre nga nagkakaroon ng latak, mamaya bumara pa sa radiator. So yun yung importante lang sa lahat. Ito, ipapalit na natin yung drain plug kasi kanina pa ito nakatulog siya. Para masalina na natin ang coolant. Ayan ha. Ayan. Nasa unahan ang radiator nito. Hindi nyo nakikita mga boss yung radiator nito kasi ito yung pan. Dahil sa pan, nakapagit na siya so hindi siya makikita. Ang makikita nyo lang, yung ilalim ng radiator. Ayan o. Itong may drain plug. So, yan yung radiator. Sinishare ko lang mga po sa inyo para meron tayong idea kung saan nakalagay yung drain plug ng radiator. Salina ko na. Ayan si brother. Sasalina na daw niya ng coolant. Ayan, shoutout nga pala sa may mga Hiace. Mga samahang Hiace. Pag nag-drain kayo ng coolant, ayusin nyo. Para walang problems. Ayusin. So ito, sinasalina na natin ng engine coolant, mga boss. Sobra, nasa kainitan tayo ng araw. Wala tayong maayos na bubong. So ang capacity nga pala nito, mga boss, is 6 liters na coolant. Kasi ipupuro na natin siya. Mga kaibigan, pasensya na, taputol yung videos natin kasi may nagtanong na customer kung may gasoline boy daw. Meron naman talaga yan, bukas yan. Baka lang naging visible yung gasoline boy kaya hindi nakita nung customer. Baka meron sa satanis mo. So ito yung pinaka-pull niya mga boss. Ayan o. So ito, sinishare lang namin kasi basic lang naman to . Pang araw-araw na chick. Yung ginamit palang coolant natin is pink. Ayan. Gawang US. US. Toyota Hiace. Drain ng engine coolant. Pag 50-50 pa ang 6 liters, ha? Mukhang maglalagay pa tayo ng mineral. Wala pa siya. Parang wala yata ang drain tag. Marami lang laman yan. Ayan yung pick. Top up coolant. So ayan ha. Papaba pa yan boss. Toyota Hiace. So ayan, start na natin para mag-circulate na yung coolant niya. So ito na mga boss, yung Hiace. Papaanda rin natin yung makina. Ayan yung makina niya. Yan. I-start na natin para maano na yung coolant niya. Neutral. So manual transmission to. Tinatakbo niya pala is
111,872 yung mileage. Ngayon lang nagpalit ng coolant. Ito yung makina niya, mga boss. Maganda pa, di ba? Maganda talaga umanda siya, Hayes. Kasi kahit luma na siya, panalo pa rin. So, titingnan natin yung coolant doon sa harapan kung nagsiksik na siya. Ito na yung coolant niya, umaandar na yan, mga boss. Parang kumukulo, ah. Pupusin mo na kayo nyo. Kumukulo. Tingnan mo nyo, hanggang pabuti mo dito sa B. Ops, tendahan lang, brother. Ano yung B? Bubbles? Hindi pa namunta. Asa natakip niya dito? Tatakpan na muna natin. Tagdagan mo. Kasi kukulo-kulo pa siya. Kailangan pabutin muna natin dito sa B. Kasi babapapayan, ito yung pull niya eh. So, kailangan lalagay natin dito sa B para hindi na ano. Hindi na siya magdadagdag si madam. Babae kasi may-ari nito. So ayan mga boss, pinaabot na dito sa ano, B. Ayan, medyo malabo lang kasi mainit. Ayan, kumukulong pa siya. Nauobserbahan muna natin. So ibig sabihin niya, bumababa pa yan. Para walang pressure. Just tinap na magbubula. Oh, ito aircon niyo. Ulang. Ulang. Pagka nabula yung ganyan niyo sa aircon, kulang ng triyon yan. Kasi dapat clear yan, puno ng triyon. So, yun. Sa aircon kasi, tsaka na natin ni Sanji sa may-ari. Na ano. Bakit kulang yung aircon mo? So, ayun mga boss, inaano natin yung RPM niya para... Binibigyan ko na. So kailangan kasi revolution natin mga boss para yung coolant niya umikot sa loob ng ano, kasi may hangin yan, so binibigyan pa natin. Wala nang hangin. One eternity later. Ayun mga boss, okay na siya. Nagawala na yung hangin sa ano radiator. So kailangan mo lang kasi bleeding para yung hangin sa ano loob mawala siya. Yan. So para meron tayong idea kung sakaling magpalit tayo ng engine coolant sa bahay natin, sa garahe. So yun para alam natin kung paano i-drain, saan yung drain plug, saan lalagyan, di ba? Same lang naman yan ng mga ibang sasakyan eh. So yun mga boss, pakipalo, subscribe na lang na ating channel. Jess Mechanic Vlog sa YouTube, Facebook page, Jess Mechanic. Yan, IS Commuter 3.0. Di ba? Manual transmission, engine coolant drain, flushing, di ba? Okay mga brother, salamat sa pag-follow, subscribe na lang para kung sakaling meron tayong upload ng bagong videos o updated tayo, ibig sabihin may nakukuha tayong idea. Thank you!